Matapos po yung mga summits na ito, itong mga ASEAN summit and related summits, sa bawat pagtatapos ho nung kanilang pag-uusap, may ina-expect po ba tayo mga ilalabas na mga agreements, policies, or ano pang aasahan natin? Bawat po meeting may tinatawag silang outcome statement or outcome document kung saan nakalatag po lahat ng mga pinagkasunduan nila o mga bagay na kanilang naobserba tungkol sa mga pangyayari at nangyari na sa rehiyong ito. Uh-huh. Hindi naman po ibig sabihin na lahat sila ay nagkakasundo, pero may mga bagay silang kailang ilagay doon tulad na may mga bansang nag-agree or hindi nag-agree sa mga punto na ni-raise ng ibang mga pinuno. So, meron po tayo mga outcome documents, tapos expected po na magkaroon ng ASEAN Chairman's Statement or kung may mga joint communique po, sabihin yung joint communique, lahat po sila nagkakasundo sa laman ng dokumentong iyon. So lahat po yan ng mga meetings na meron ngayon at bukas, in-expect po natin magkaroon ng mga outcome documents. Ayun. Sa mga nag-attend po ng summit ngayon, ay makita natin na parang walang absent eh. Nandito yung mga main na tinatawag na malalaking mga leaders na inaabangan natin, ang Amerika, China, Russia. Gumaganda ba ang relationship talaga ng mga bansa after ng ganitong pagtitipon? For example, itong pagkikita po ni US President Donald Trump at yung ating Pangulo, Pangulong Duterte, what are we expecting after this meeting? Well, una ko po munang tatalakayin yung presence ng mga pinuno ito. The fact is that we have many anniversaries to celebrate. One, this is the 50th year of ASEAN. So most of the leaders are here to celebrate it with the ASEAN member states. Apo. Pero meron po rin tayong mga commemorative summits na mangyayari. Mm-hmm. Dahil po ngayon ay isa-celebrate rin natin ang 40th year ng relationship ng Philippines, ng ASEAN with the EU, with Canada, and the United States. So magkakaroon po ng individual commemorative summits sa mga yon. Apo. Tapos po magkakaroon tayo bukas, for example, meron pong ASEAN Plus 3 summit. Ibig sabihin po, 20 years of relationship between ASEAN, China, Japan, and South Korea. Uh-huh. So tuloy-tuloy na po mga yan. Kaya in-expect po natin na dahil sa importansya ng mga anibersaryo ngayong taon na to, lahat po sila andito upang bigyang halaga ang ASEAN as a regional organization. Now, dun po sa pangalawang tanong nyo, the US President visited Vietnam first to attend the APEC. Opo. And then of course he came to the Philippines afterwards to attend the US-ASEAN commemorative summit and then tomorrow the East Asian summit. So of course we expect the president of the US to raise issues with his counterparts, but that also shows the importance of this regional organization to the US, that the US president even extended his stay to be able to attend tomorrow's East Asia summit. At malaking implication ito, positive sa ating bansa, itong decision niya. Definitely po, kasi po ang ASEAN, ang binuo niya itong mga mechanisms na tulad ng East Asian Summit upang magkaroon po ng platform ang iba't ibang bansa, lalo na mga makapangyarihang bansa, para mag-usap. In fact, ASEAN prides itself in being the only regional organization that is able to gather the most powerful countries in the world in one platform, one meeting, which is the East Asia Summit. So it is a positive development that the Philippines was able to get the leaders of the major all of these East Asia Summit participants in one room to discuss the issues that will come about in a frank and candid manner. Ang usap-usapan ay matagal na pong nanunungkulan si President Trump. I mean, sa nakalipas na mga buwan, hindi pa niya nabibanggit ang policy niya sa Asia or sa ASEAN. Meron na ba tayong nakuha mula sa APEC or ngayon dito sa summit na ito kung anong magiging policy ng Amerika? Meron po siyang ginawang statement sa Vietnam na tinatawag na Indo-Pacific strategy. Wala pa po siyang pangalan tulad ng previous US administration na meron silang tinatawag na rebalance o pivot. Okay. Ang kay President Trump po,
kanilang binibigyan ng atensyon ngayon ang tinatawag nilang Indo-Pacific, mm-hmm. meaning this would stretch from India to the Pacific countries, to the Asia, to North America, and including the APEC countries, precisely because they want to show that this region, this a wider region, is interconnected. But the thing is, it's still unclear what that policy or strategy would be. As far as we know, in the matters of trade, the U.S. is insisting on bilateral trade relations. Pero hindi pa po siya klaro pagdating po sa security at iba pang issues tungkol sa na nakaka-apekto sa buong region. So, sa aking pananaw po, hindi pa po sa atin clear kung ano po ba talaga ang gusto ng U.S. sa ating region, including sa ASEAN po. At bukas po ba merong inaasahan tayo na statement from the U.S. President? Magkakaroon po ng U.S.-ASEAN Summit, kung hindi po ako nagkakamali ngayong araw, as part of the commemorative 40th anniversary of the U.S.-ASEAN relations. So baka magkaroon po ng outcome document yan or isang joint statement, hindi pa po tayo sigurado. But that will clearly express what the two sides, ASEAN and the U.S., would feel would be their priorities as well as their accomplishments the past 40 years. Pero po, as to whether President Trump will make a statement separately on U.S. foreign policy towards the region, that much is still unclear to all of us, to many of us. Sa relasyon naman po natin sa China, maganda rin ang relationship ng dalawang bansa, ng dalawang leader. Pero dahil nga ho dito sa issue ng disputed territories, what are we expecting after this summit? Well, sabi po ngayon ay maglalabas ang statement ang ASEAN at ang China. Kung hindi po ngayon ay bukas, maglalabas sila ng statement na maaari na po magsimula yung negotiations for a code of conduct on the South China Sea. Hindi pa po natin sigurado kung ito ay magiging madali o magiging mahirap. Depende po yan sa priorities ng bawat bansa ng ASEAN at ng China. Pero the fact that the Prime Minister, the Premier of China, Li Keqiang, is here to attend the summit, the East Asia Summit, tells you that China prioritizes its relations with ASEAN. And it wants to make sure that its presence is felt in all of these activities. Opo. lately ay nagiging maganda rin ang relationship natin sa Russia, sa Russian leader, President Putin. Bagamat wala siya rito, pero nandito ang kanyang Prime Minister. Ito ba'y parang bago sa Pilipinas, sa Asian countries, na itong matatawag natin mga world leaders na mga superpower ay parang talagang todo ang suporta ngayon sa ating sa mga bansa sa Asia? Ito pong presence ng mga world leaders ay hindi po bago. Apo. Every year po na nagkakaroon ng ASEAN Summit sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Kasi alam natin po na the chairmanship of ASEAN is rotating. Apo. So nagkakaroon po ng chance na ang bawat bansa ay magiging chair ng ASEAN. Yes. Next year po magiging chair ay Singapore. Mm-hmm. And in all of these meetings, the US, China, and the other world powers, including Russia of course, have to be there, yes, precisely because they have their interests. Uh-huh. Sa katunayan nga po, andito rin ngayon yung EU President, si Donald Tusk, yes, and then of course the Secretary General of the United Nations. Uh-huh. So hindi po ito bago. Contrary to any views, this is not new. We have been meeting with them, so ASEAN and has been meeting with all of these leaders. What is new? From our perspective is that the Philippines is emphasizing its relationship with other countries like China, yes, and Russia. It doesn't mean that, of course, we are giving up our relationship with our other friends and allies. No, yes. But I think the president wants to explore also the opportunities that will be given to the Philippines if it improves its ties with countries such as Russia and China. Siguro early pa para sabihin kung anong assessment natin sa pag-host ng ASEAN Summit right now, pero ano po sa tingin ninyo? Well, ang hosting po ng ASEAN Summit ay obligation. It's not something that you can just give up unless there is some
say heavy event in your country that you have to give way to another country, like previous years it has happened that one country scheduled for chairmanship gave it up because it had to attend to prior domestic concerns. So it is an obligation because we are of course a founding member of ASEAN and we signed on to the ASEAN Charter. And the fact is that we have to do it every year, and the hosting rotates. So again, we will see the hosting come to us after 9 other countries host it in the coming years. So is it too early to tell the, what the impact will be? Yes, because we have to take these things from a longer perspective. We cannot assess the immediate impact because all of these things have to be negotiated. Can you imagine that you are negotiating with 10 other countries, with 9 other countries, and of course it's dialogue partners? It will not be easy. So to give us an assessment now would be a bit premature, but there are some concrete achievements, like the leaders will be signing on to an agreement or at least a statement on labor migration and the rights of labor workers. And I think they will announce, of course, the start of the negotiations for the code of conduct. And excuse me, as the Marawi incident has shown to us, the nations in ASEAN, the member states of ASEAN, have to work together to counter terrorism. So I think right now those are the concrete achievements that we will be getting from our chairmanship. But of course, this is 50 years of ASEAN, so it's not unfair to, or it's fair to say that we also have to give emphasis to the celebrations, the fact that we have 50 years of this regional organization. Okay, thank you so much for coming here sa studio. Si Professor Julio Amador III, ang advisor po ng New Era University ASEAN Study.